Hi! Welcome po muli sa Tinagalog Movie Recaps Channel. Isang movie recap na naman po ang aking ibabahagi na may pamagat na The Last Man on Earth. Kaya sit back, relax and enjoy. Isang misteryosong hindi kilalang virus ang tumama sa bawat tao. Matapos nito maubos ang lahat ng tao sa mundo ay may isa na lamang ang natira. Siya si Philip Miller, ang huling tao sa mundo. Siya ay namumuhay ng mag-isa sa nakalipas na taon at nagmamaneho sa paligid ng Amerika upang maghanap ng mas maraming tao. Pumunta siya sa bawat estado, gumagawa ng mga anunsyo sa mga walang laman na lungsod at nagnanakaw ng mga artifact at painting mula sa mga museo. Matapos ang nabigong misyon na maghanap ng mga tao, nagpa siya si Philip na bumalik sa kanyang bayan, ang Tucson. Gayunpaman, bilang huling pagtatangka upang makahanap ng mga tao, ay isinulat niya ang "I Live in Tucson" sa bawat billboard na nakikita niya. Sa Tucson, pumunta siya sa kanyang tinutuluyan na apartment at iniimpake ang lahat ng kinakailangan gamit bago pumunta sa isang gated na komunidad sa mas marangyang bahagi ng lungsod. Pumili siya ng pinakamalaking bahay at idineklara niya itong kanyang bagong tahanan. Ginugugol niya ang mga sumunod na araw sa pagdedekorasyon sa bahay gamit ang lahat ng sikat na painting na kakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Araw-araw bago matulog, sinisigurado ni Philip na magdasal at humingi ng tawad sa Diyos para sa labis na pagmasturbati at nais niyang makakita ng mukha ng kahit isang babae bago siya mamatay. Sa kabutihang palad, mayroon pa rin siyang sasakyan na maaari niyang gamitin sa pag-ikot. Pumunta siya sa grocery na naka-underwear at pumasok gamit ang baril. Sa loob lamang ng isang taon ay tuluyan na niyang nakalimutan ang pagiging disente dahil alam niya na wala naman siyang mapapabilib. Ginagawa rin niya ang lahat ng bagay na pabigla-bigla, tulad ng pagsira sa tambak ng mga lata sa tindahan at pagdadala ng daan-daang pang-adultong pelikula sa bahay. Upang magpalipas ng oras, naglalaro siya ng racquetball sa kanyang sarili, gumagamit ng mga lamp at aquarium bilang bowling pin at binabangga ang mga sasakyan sa isa't isa. Ang ganoong gawain ay nagpaparamdam sa kanya ng adrenaline at tinutulungan siyang makayanan ang kalungkutan. Pagkatapos ng halos isang buwan, nagsisimula siyang mawalan ng katinuan. Bukod dito, ang pagiging mag-isa sa kanyang kaarawan ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng hindi niya pinahalagahan noong normal ang buhay. Namimiss niya ang kanyang ina, ang kanyang buhay, at ang mga tao sa pangkalahatan. Naputol ang eksena sa pagkalipas ng ilang buwan. Ang Grand Mansion na tinitirhan ni Philip ay naging isang dumping site. Punong-puno ito ng mga plastik at mga lata na hindi niya nililinis dahil wala naman daw itong kabuluhan. Ilang araw na siyang hindi naliligo at namuhay na parang hayop. Kulang ang tubig sa bahay at ang palikuran ay natatakpan ng mga plastik na bote. Kaya sa halip na maglinis, ay gumawa ng butas si Philip sa springboard at ginamit ang pool bilang kanyang palikuran. Pinupuno din niya ng margaritas ang pool na pangbata at naligo dito habang umiinom. Pagkatapos, isang araw, pumunta siya sa bar at gumuhit ng mga mukha sa mga bola, binigyan niya ito ng pangalan at personalidad. Kinakausap niya ang mga ito na parang totoong kaibigan niya para lang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Isang gabi, dinadala niya ang isang bola na nagngangalanggari sa isang tindahan ng damit at tinamaan ang isang mannequin na crush niya. Nang mabali ang braso neto, ay nawalan siya ng malay. Nagpasya siya na ayaw na niyang mabuhay at pumunta sa kalapit na burol para gawin ang hindi magandang plano. Nagawa niyang magpaalam sa lahat ng kanyang mga kaibigang bola na nangangako siya na maaalala sila kahit sa kawalang hanggan. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa burol ng napakabilis. Bigla siyang nakakita ng usok na tumataas sa malayo at itinigil ang sasakyan ilang segundo bago ito sumalpok. Halos hindi makapaniwala si Philip at agad niyang sinundan ng usok at nakarating sa isang trailer na malinaw na tinitirhan ng isang tao. Pagkatapos, napansin niya ang isang bagay na hinihiling niyang makita sa nakalipas na taon. May nag-iwan ng kanilang bra upang matuyo sa araw. Amoy na amoy ito ni Philip at sa sobrang pagkahilo ay nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakita niya ang isang magandang babae na nakayakap sa kanya. Mapangakit niyang ipinangako na tutuparin niya ang mga hiling nito at hahalikan siya. Si Philip ay nag-i-enjoy sa halik bago siya magising at napagtanto na siya ay nananaginip. Nakita niyang hindi gaanong kaakit-akit at mas matanda ang babaeng nasa harapan niya. Siya ay nagsasagawa ng prasa kanya upang maibalik siya.
Humiwalay sila sa isa't isa na nagulat ng makakita ng ibang tao pagkatapos ng mahabang panahon. Tinanong siya ni Philip kung nasaan ang magandang babae, hanggang sa ituro niya, na sa halip ay dapat siyang mag-alala tungkol sa kanyang basang salawal. Naihiya na pala niya ang sarili niya noong wala siyang malay. Kahit sa ganitong sitwasyon, sinasabi ni Philip na lumanggoy siya, from the front side, kanina kaya naman basa ang kanyang salawal. Agresibo niyang sinimula na ipaliwanag na hindi siya nakaihi sa salwal, ina nagpapanik sa dalaga. Naglabas siya ng baril, hinihiling sa kanya na lumayo. Sa wakas ay inamin ni Philip na sa katunayan ay umihi siya at nahihiya. Nang kumalma ang dalawa ay nagpakilala na sila. Ang pangalan ng babae ay Carol. Dati siyang analyst bago ang virus at siya ay gumagala sa Amerika pagkatapos na mamatay ang lahat. Nakita niya ang karatulang Alive in Tucson at pumunta rito para tingnan kung siya na nga ba ang huling taong nabubuhay. Kahit na si Philip ay sabik na makakita ng isang babae, ay hindi siya masyadong nasasabik na makita si Carol. Paulit-ulit niyang itinatama ang kanyang grammar, hindi nito naiintindihan ang kanyang mga biro, at patuloy na nagsasalita tungkol sa mga hindi naugnay na bagay. Matapos mag-usap ng ilang sandali, nagpa siya silang magmaneho papunta sa grocery store. Sa daan, nagreklamo si Carol tungkol sa pagtawid niya sa may stop sign sa kabila ng pangangatwiran ni Philip na wala namang trapiko, ay nagpumilit siya na dapat sundin pa rin nila ang batas trapiko, kung hindi ay magsisimula silang mamuhay tulad ng isang hayop. Para gumaan ang pakiramdam niya, huminto siya sa isang karatula at tumingin sa magkabilang gilid, na nagpapatunay na walang tumatawid sa kalsada. Ang kanyang pagmamaktol ay hindi pa rin natapos nang makarating sila sa grocery store ay pumarada si Philip sa handicap spot na karating sila sa kanilang ikalimang argumento nang sabihin ni Philip na ang mga taong may kapansanan ay may maraming pwesto upang iparada ang kanilang sasakyan. Nang hikayatin pa rin siya ni Carol na iparada sa ibang lugar, pinatakbo niya ang sasakyan sa tindahan. Kasunod nito, nagpunta siya upang maglibot sa kanyang bahay at naiinis sa paraan ng pamumuhay nito, dalawang swimming pool, ang isa ay puno ng dumi at ang isa ay may basura. Inakusahan din siya ni Carol na nagnakaw ng mga gamit ngunit sinabi niyang hindi na ito pag-aari ng sinuman. Sa pagtatapos ng tour sa bahay, sinabi ni Philip na bumalik na sa kanyang campsite. Kinaumagahan, dinising siya ni Carol na naglilinis ng kanyang bahay. Inutusan niya itong kumuha ng mga gamit sa paghahalaman at paglilinis mula sa tindahan dahil kailangan nilang magsimulang mamuhay na parang tao. Sa pagsapit ng gabi, pumunta si Philip sa kanyang mga kaibigan na bola at nagrereklamo tungkol kay Carol. Kahit isang araw pa lang niya itong kakilala, pakiramdam niya ay mag-asawa na sila na kailangan niyang hiwalayan. Kinaumagahan, mas lumala ang mga bagay para sa kanya nang lumipat si Carol sa katabing bahay niya. Sinubukan niyang itaboy siya ngunit matigas ang ulo ni Carol. Tinanong niya siya kung natatakot ba siyang makitang hubot-hubad at bilang tugon, hinubad ni Philip ang kanyang pantalon. Kinausap siya ni Carol at sinabi ang paksa patungkol sa pagpaparami. Iniisip niya na sila ang mga napili na binigyan ng tungkuling na muling punuin ang lupa, sa pag-iisip sa kanya kahit na siya ang huling babae sa mundo ay wala siyang planong patulan ito. Susunod na eksena, nasa labas siya ng banyo nang lapitan siya ni Carol. Gusto niyang humanap siya ng paraan para makakuha ng tubig sa kanilang bahay. Sa ganoong paraan, maaari silang magtanim ng mga kamatis at iba pang prutas. Noong tumanggi itong tumulong, sinubukan niyang ingitin siya ng sariwang kamatis ngunit wala siyang pakialam. Gayunpaman, noong madilim na, pumasok siya sa kanyang hardin at kinakain ang lahat ng kanyang mga gulay. Kumatok si Carol sa kanyang pinto kinaumagahan at nakita siyang natatakpan ng mga tirang kamatis. Sinabi pa rin ni Philip na hindi siya ang nagnakaw sa kanyang mga pananim. Napansin din niya na si Carol ay nasaktan ang kanyang binti habang sinusubukang maglipat ng tubig sa kanyang bahay mula sa isang manhole. Pagkalipas ng ilang araw, sumuko na din si Carol sa pagsisikap na mamuhay bilang isang disenteng tao. Natagpuan siya ni Philip na gumagawa ng outdoor toilet sa isang fountain na kinokopya ang kanyang swimming pool toilet. Iniisip ni Carol na maaaring hindi sila ang napili, kundi sila ang mga nakalimutang tao na walang layunin sa buhay. Wala silang kakayahang lumikha ng isang buong sibilisasyon ng tao dahil simpleng pag-aayos ng palikuran sa kanilang milyong dolyar na mansyon ay hindi nila magawa. Si Philip, na nasanay na makita si Carol bilang isang optimistikong tao, ay nakaramdam ng kakilakilabot para sa kanya.
Kaya naman, pumunta siya sa tangke ng tubig ng lungsod at nag-ayos ng paraan para magkatubig at madiligan ang haldi ni Carol. Sa wakas ay masaya siyang nakakita ng magandang pag-uugali sa kanya at inanyayahan siya sa hapunan. Noong gabi, nasiyahan si Philip sa isang organikong pagkain pagkatapos ng mahabang panahon. Ang paksa ay napunta sa usapang tordyaka ng dinala at sinabi ni Philip na handa na siyang matulog na kasama siya. Gayunpaman, sa kanyang di inaasahan, hindi nais ni Carol na magtordyaka nang hindi pa sila kasal. Sa una, si Philip ay tumatawa, iniisip na ito ay isang biro, ngunit siya ay naging seryoso. Kahit na ang ideya ay katawa-tawa, nagpropose siya para gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa wakas, nagpa siya silang magpakasal sa susunod na araw. Sa sumunod na eksena, nasa simbahan sila na nagsasabi ng kanilang mga panata. Iniisip ni Philip na hindi ito kailangan ngunit nagpapatuloy pa rin ito. Paglabas nila ng simbahan, sinalubong sila ng maraming bisita. Napagtanto ni Philip na siya ay nagkamali at sumigaw. Pagkatapos, nagising siya sa kanyang kama, nagpapasalamat na panaginip lamang iyon. Dahil sa pag-aalinlangan ay sumilip siya sa bintana, ngunit nalaman niya na ang mundo ay wala na talagang tao maliban sa kanilang daalwa. Ilang sandali pa, dumating si Carol sa kanyang bahay na may dalang pagkain. Sa palagay niya dapat silang maghalal ng Pangulo ng Estados Unidos sa pamamagitan ng pagboto. Ito ay walang silbi ngunit binoto ni Philip ang kanyang sarili para maging Pangulo ng walang tumututol. Pagkatapos, nag-enjoy ang dalawa sa spaghetti at raisin balls na sa tingin ni Carol ay isang magandang alternatibo sa meatballs. Kasunod nito, sa wakas ay dumating ang araw ng kasal. Inihahanda ni Carol ang mga dekorasyon at keke habang si Philip ang naatasang kumuha ng mga singsing para sa kanila. Gayunpaman, sa halip na kumuha ng mga singsing, ay naghagis siya ng bachelorette party para sa kanyang mga kaibigan na bola, siya ay nag-aapoy sa mga random na bagay sa isang parking lot. Nagawa rin niyang pumunta at magpaalam sa isang mannequin. Ang pagsasabi sa kanya na siya ay palaging mananatiling mahal ng kanyang buhay. At the end of the day, pumunta siya sa simbahan kung saan naghanda si Carol ng recording na mag-officiate sa kanilang kasal. Pagkatapos ng maikling panata, sa wakas ay oras na para makipagpalitan ng singsing. Ngunit natuklasan ni Carol na hindi niya nakuha ang mga ito. Napagtanto niya na siya lamang ang nagsusumikap at hininto niya ang kasal. Maya-maya, kumatok si Philip sa kanyang pintuan, sinusubukan siyang kausapin ngunit hindi siya sumasagot. Kaya naman, sinira niya ang pintuan sa harap gamit ang martilyo at pumasok sa bahay. Sa kanyang sorpresa, nakita niya talagang nagsikap siyang palamutihan ito. Naghanda pa siya ng keke para sa kanila na nasa ibabaw ang kanyang rebulto. Nalungkot si Philip sa kanyang ginawa at humingi ng paumanhin sa kanya. Ibinunyag din niya na hindi niya talaga gusto ang personalidad nito o ang pagkain niluluto nito pero kahit ganoon, natutuwa siya na nag-i-exist ito dahil, kung wala siya, hindi siya mabubuhay ngayon. Sa sinabing iyon ay napapayag niyang ilabas siya ni Philip at gumawa ng isang espesyal na bagay. Sa sumunod na eksena, pumunta sila sa isang tindahan ng alahas kung saan nakuha ni Carol ang lahat ng mga singsing na gusto niya. Sa wakas ay pinagpatuloy na nila ang kasal at idiniklara na silang mag-asawa. Sa gabi, ang dalawa ay nag-iibigan ngunit ang karanasan na iyon ay hindi kung ano ang iniisip ni Philip. Si Carol ay salita ng salita ng mga kakaibang pangungusap na sa tingin niya siya ay hot. Kinaumagahan, nakita niya itong naglalaro ng racquetball sa kanyang tahanan. Inaakala ni Philip na maasa na naman siya, ngunit sa kanyang pagtataka, sumama ito sa kanyang paglalaro. Nag-i-enjoy sila sa natitirang araw sa paggawa ng mga bagay tulad ng karaniwang ginagawa ni Philip. Gumagawa sila ng mga suit na hindi nasusunog at nagsusunog sa isa't isa, nagpapatakbo ng bulldozer sa mga lata ng beer, at pumunta upang makilala ang dating kasintahan ni Philip na isang mannequin. Saglit siyang kinausap ni Carol bago siya binugbog dahil sa pag-akit sa kanyang asawa. Sa unahang pagkakataon, natuwa si Philip na pinakasalan niya ito at naisip na maaaring matatagalan ang kanilang buhay. Habang nagmamaneho sila pauwi, bigla silang nakabangga ng limo sa isang junction. Gulat na gulat, tumakbo si Philip sa kotse at nakita ang isang magandang babae na lumabas mula rito. Nang maisip niyang masaya na siya sa piling ng kanyang asawa, ay nagsimula na muli siyang magsisi sa kanilang kasal. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood.